Nitong September 22, 20 Zambalenyo ang nadagdag sa COVID-19 death toll ng Zambales. Dahilan upang umakyat sa 317 ang total COVID-related death sa lalawigan. 3.97% ito ng naitalang 7,972 na COVID cases sa probinsya simula noong isang taon. Sa kaparehong araw, 116 na panibagong COVID cases din ang naitala. Kaya naman ang aktibong kaso sa probinsya nasa 995 na rin. Ayon sa Department of Health, naging malaking hamon ang pagsulpot ng Delta variant, kung saan mas tumaas ang kaso ng COVID sa mga low-risk province gaya ng Zambales. Pagkatapos po na nai-report na mayroon Delta variant, nadagdagan po ang kaso, bumilis po ang transmission. Payo pa ng kagawaran, ang maagang deteksyon ng virus ay magsisimula sa oras na maging bukas ang bawat residente sa kanilang tunay na health status. Mag-report po kayo dun sa Barangay Health Emergency Response Team natin para po mamonitor kayo. Huwag po nating intayin ang 2 linggo kung kailan nahihirapan na kayong huminga. Nitong September 20, umabot na sa full capacity ang mga intensive care unit o ICU bed na laan para sa mga COVID-19 patient ng Zambales. 10 sa mga ICU bed ay nasa President Ramon Magsaysay Memorial Hospital, ang main quarantine facility ng probinsya. Habang ang 7 naman ay nasa Allied Care Experts Medical Center Baypoint Incorporated sa loob ng Subic Bay Freeport. Kahit na may supply shortage, tuloy ang pagbabakuna sa lalawigan. As of September 22, umabot na sa 63,723 na Zambalenyo ang fully vaccinated contra COVID-19. 42.10% ito ng 150,347 ng kanilang eligible master listed population. 74,380 naman ang nakatanggap na rin ng unang dose ng bakuna. Rainiel Pawid, CLTV News. We'll be right back.